Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa ating simple at at home na discussion dito po sa ating Over a Cup of Coffee. As a servant of God, one of the very fulfilling experience po is to be able to reach the need of our fellow brethren. But the reality is hindi po lahat talaga ay pwede nating maabot. Kaya naisip ko po, bakit hindi ko simulan sa isang simpleng paraan, simpleng usapan, at simpleng lugar katulad dito na pwede silang marinig at maramdaman ang laman ng kanilang simpleng puso. Maging yung iba't ibang mukha ng buhay dito sa Canada. Kaya, ayun po, para sa ating first episode ng Over a Cup of Coffee, samahan niyo po ako at pakinggan at ipanalangin ang buhay po ng ating mga single moms at expectant mom on Mother's Day Special Edition. Blessed day, Ate Ces. Today, I am happy na makasama ka dito sa Over a Cup of Coffee. So, this is a special episode para po sa mga Mother's Day and especially to this katulad po ninyong mga single mom. So, pwede bang introduce muna kung sino ba si Ate Ces behind the scene? Okay po, magandang araw din, Pastora. Ako po si Sister Ces Concepcion and I've been separated for 19 years since 2003. Mm-hmm. And yung pong mga anak ko, is I have 3 kids. Mm-hmm. Yung pong panganay ko is only 14 years old and my youngest is 4 years old when I got separated. Okay. So, but now, they are all grown up and my daughter is here and siya po yung kumuha sa akin para makarating ng Canada. Mm-hmm. To be with them and to be with my grandkids. And the rest of the 2 kids? And the other kids, my son is in Dubai and then other one is in Philippines and already graduated as an engineer. Hoping makarating din sila dito. Yun din po ang pinag-pray ko. Thank you, Tises. And mamaya, marami tayong mga magagandang pag-uusapan sa buhay po ng isang mga single mom. Salamat din po. Thank you, Tises. Joy, I'm so excited na makasama ka bukod sa dalawang makakasama natin mamaya. And excited ako makilala sino ba si Joy being a single mom behind the scene. Good evening, Popas. Good evening, everyone. Si Joy. I'm a single mom for almost 6 years now. Oh, 6 years. I have one son, and I could say na life with Christ is always the best life I've mm-hmm. ever lived. Wow, napakagandang quote naman yan. And siguro wag muna nating ibigay ang lahat, no? Bibitinin natin sila bilang gusto kong malaman yung buhay ni Joy being a single mom and how you fight each day sa mga challenges na inaharap mo and knowing, ilang taon na ba yung anak mo, Joy? Magka-12 na po si Josh. Oh, 12 years old. And naging single mom ka, ilang taon si Josh? By that time, almost 7 years old. Oh, 7 years old. So, very challenging. And I know sa kwento mo, maraming mapagpapala at mabigyas at mapapalakas mo bilang isang single mom. Amen po. See you in a bit, Joy. See you. Hi, Liz. I'm so excited as well na makausap ka ngayon sa ating episode ng Over a Cup of Coffee. I know it's not a, what do you call this, itong ating episode is about for the mothers. But I know, in my heart, soon, no, magiging mommy ka na rin. And mm-hmm. it's been a year, but mas maganda siguro ikaw magpakilala para malaman natin sino ba si Liz behind the scene. Yeah. Ako po si Sister Liz. I'm 5 years ng married. I got miscarriage last 2018. Mm-hmm. But simula noon, I'm still hoping every year and nag-expect po ako na maging mom. Mm-hmm. In spite po sa mga trials na po na yun, ang pagdaanan po namin, never po na nag-give up and nag-doubt po sa kayang gawin ng Lord. Wow. Na one day magiging isang pamilya din po kami. Alam mo, Liz, marami ka rin matututunan dito in preparation sa mga kwento ng mga buhay ng ating mga nanay. Wow. And who knows, nag-expect ka na maging mom very soon, eh magbigay ka rin ng encouragement para sa kanila mamaya. And this discussion is gonna be so exciting. Wow, it's exciting. Thank you, so excited. Yeah.
Welcome po sa ating episode ng Over a Cup of Coffee na kung saan pag-uusapan po natin yung celebration ng Mother's Day. But this time, we're gonna talk about the single moms. So, welcome natin uli ang ating pong makakasama. Of course, si Ate Ces or Sister Ces, Sister Joy, and Sister Liz. So, to make this more specific sa ating pong pag-uusapan, and ang gusto natin maramdaman, yung nararamdaman talaga, ano ba yung nasa puso ng mga single mom, I prepared some questions na alam ko pong pwedeng humipo po ng kanilang puso at damdamin. At may question po ako ngayon, and I want to throw this question muna kay Ate Ces. No? Sister Ces, meron lang something na gusto kong itanong, and later on kay Joy. With this month of May, of course, we're very familiar with the celebration of Mother's Day. So, what makes Mother's Day special to you? Pastora, bilang single mom for 19 years, actually, to tell you frankly, para sa akin, hindi talaga, wala talaga special in Mother's Day. Yeah. Especially when my kids are still small, they're young. Kasi hindi pa nila na-appreciate yung ginagawa ko bilang mom, di ba? Mm-hmm. Pero I feel special, the Mother's Day feels special to me when they are grown up. Because they appreciate what I did for them. So, every time Mother's Special is coming, they just message me, loving message, thoughts that my heart can felt like, na parang ang dami kong nagawang mabuti para sa kanila. So yun yung nagiging special sa akin, kahit message lang. So, especially malalaki na sila. Yeah, man. Nung lumaki na sila, doon ko naramdaman na ang Mother's Day is really special. So yun. So talagang masyado silang expressive. Yeah, sa doon mo mararamdaman talaga yung pagiging magulang mo sa kanila. So not on sending any material things, no? Basta message sa'yo. Yes, po. Yes, at na-appreciate niya lahat, nila lahat, yung pinagdaanan namin nung maliit. So that what makes it special sa Mother's Day? Yun ang pinaka-special lang sa akin. Yung mga message nila sa'yo. Yes. Wow, napaka-thoughtful naman. Hindi po. What a thoughtful message kay Ate Ces. Yung bang bigyan siya ng message sa kanyang mga anak, talagang sa kanya ituwan-tuwa na siya sa Mother's Day. And that makes her so important as a mom. Pero pakinggan naman natin si Joy. Ano ba talaga yung, is there something special to her being a mom on Mother's Day? And narinig natin kanina yung kanyang kwento na 5 years na siyang single mom. And it's very challenging. Kaya tingnan natin kung meron pa bang special sa kanya ang Mother's Day. Thank you so much po, Pastora. There's a question yun na, what makes Mother's Day special? Siguro kasi at the young age ni Joshua na from mag-separate kami ng dad niya 5-6 years ago, he's just too young, like 7 years old. Mm-hmm. Pero nandun yung thoughtfulness niya. Oh, na nice. Even though hindi niya pa siguro masyadong alam yung meaning ng Mother's Day, pero lagi siyang gising ng maaga pag Mother's Day. And kahit paper flowers, kahit na yung... Oh, yung mga crafts sa school, opo, no? Yeah. And binibigay niya yun lagi, not on a Mother's Day. Mm-hmm. Mas maaga. Wow! So, dun pa lang, alam ko na hindi pa niya fully grasp yung meaning ng Mother's Day. Andun sa kanya yung thought na naaalala niya ako. Siyempre, everyday is a Mother's Day pa rin naman, pero yung special day na yun, it gives more thought sa akin na he remembers it. And... I remember one time pa nga when my mom was here, siya pa yung nag-push na pumunta sila sa superstore. Oh, just to make it more special. Wow! So yung young age niya na ganon, sobrang touching na alam niya na ibigay sa akin yung special day na yun. Lalo na ngayon, mas may isip na siya, di ba? So wow, napaka-exciting and thoughtful naman ng yung anak. And I believe kahit si Liz mamaya ay maraming napipick up yan ng mga exciting stories, no, from you. Mamaya bibigyan na natin siya ng chance to talk about what this Mother's Day will be special for her very soon. Kasi yun yung faith natin eh, na one day meron na rin siyang anak na makahawakan niya at may yakap niya. At least sila kasi parang may paghugutan sila ng pagiging ina.
sa katulad mo, sabi mo nga, Pas, talagang masakit para sa akin yung 2018 experience na yun. And na-miscarriage ako. And sana, mga panahon na to may nagbibigay din sa akin ng mga craft, katulad ng mga ginagawa ng anak ni Joy, no? And si Ate Ses, mga text messages. Pero ikaw, parang, of course, may flowers ka naman sa iyong beloved husband. Pero may kulang eh, no? Parang walang magsi-certify ng being a mom. Ikaw, paano mo siya nadadala sa mga ganung pagkakataon every time na magse-celebrate ang Mother's Day? Before po, may tirot po siya sa puso ko. Pero ngayon po na talagang lumalalim po ako sa aking pananampalataya, na-realize ko po na kahit po wala po akong anak, masaya po ako. Yung na-appreciate ko po yung family ko, yung asawa ko, and yung mas nakilala ko po ang Panginoon. Doon po, yung parang siya po yung nag-feel ng kulang po. Yung emptiness. Yung emptiness po sa heart ko. Ang Lord po ang nagpuno ng lahat na yun. Mm-hmm. And, at saka nagkaroon po ako ng peace. Tapos, hindi ko po naramdaman na may kulang. After nung, mas nakilala ko pa ang Panginoon. Yun po. Pero minsan po, dumadaan po tayo sa mga trials na talagang yung ibang tao po yung dahilan, tanong ng tanong ko nito, na-discourage siya po, bumabalik lang po ako sa salita ng Lord. Wow. Dahil sabi ng Panginoon naman will po niya na bigyan ng anak yung mga mag-asawa. Kaya doon po ako humuhu. So yun yung pinangahawakan mo? Opo. Yung pangako ng Panginoon? Pangako ng Panginoon. Gaya ni Hannah, no? Diba? Binigyan siya ng somewhere sa kanyang buhay. Amen. So you're not losing your hope. I'm not. Oh, napaka-inspiring naman yun, Liz. Thank you po, Pat. Narinig ko yung mga sagot niyo, what makes Mother's Day so special, and even kay Liz. Pero gusto ko mang tanungin ito, pihit ako sa kabilang angle, no? Meron bang excitement, or what you call, are you still excited to celebrate Mother's Day? Yung bang dahil being a single mom, alam niyo naman, di ba? Iba eh. One time, mayroon ako nakausap sa church. Sabi niya, Pas, honestly, pag Mother's Day celebration service natin, parang ayokong umattend. Kasi iba yung merong mag-aabot sa'yo ng flowers at merong asawang babati sa'yo ng thank you for being a mom to our children. Gusto ko lang tanong, paano nakaka-cope yung mga tulad yung single mom na pag-celebration ng Mother's Day, meron pa bang excitement din? Or paano nyo dinadala yung mga ganong sitwasyon? Ate Ses? Actually, pag naiisip ko yung pastora before, lalo na nung maliliit pa yung mga anak ko, talagang ang bigat sa dibdib. Kasi syempre, nakikita mo yung iba, kumpleto sila, di ba? So parang ang hirap tanggapin na na ikaw lang yung may dala ng mga anak mo, and then yung iba nakakatanggap ng kahit ano from the husband, di ba? Pero sabi ko nga, para sa akin, hindi naman ibibigay ni Lord kung hindi ko kaya. Sabi ko nga, yun yung ano ko sa buhay ko. So, pero every time na talagang nagkakaroon ng event ng Mother's Day, event sa churches, talagang parang kung gusto mabigat pa rin sa kaya. Parang gusto mo pa rin talaga, syempre, kompleto. Sino ba naman ang ayaw ng kompleto, di ba po? So, yun lang po. Meron pa rin bigat, pero si Lord na yung bahala. Mm-hmm. Joy, si Ate says 19 years na single mom. Siguro medyo immune na siya eh, no? Pero ikaw kaya, kasi 5 years of being a single mom, how do you celebrate this Mother's Day na excited pa ba ikaw dahil, alam mo na, yung walang partner and everything. Paano ka nakaka-cope sa mga ganitong sitwasyon? Ako po, Pas, to be very honest with you, hindi po ako excited sa Mother's Day. Oh, bakit naman? Siguro po kasi kahit na may partner naman ako, hindi naman ganun yung celebration. Oh. Iba-iba siguro yung tao. And ako kasi yung tipo na madaling mag-cope up. Makasanayan ko siya na isa dalawang beses, okay na ako. Kahit hindi na siya i-celebrate. However po, I mean personal ko yan, yung ako para sa sarili ko na mag-celebrate ng Mother's Day. Pero po yung behind the scene for other people, doon po ako excited. Okay. Not for me, but for other people. Especially po sa mother ko. Yun po yung excited. So doon ka na lang nagdodraw na parang ikaw na lang ang magbigay ng
halaga sa isang inana, not for you but for your mom. Opo. For one po kasi thankful na po ako na binigyan ako ni Lord ng anak kasi predicted dati ng mga doctors ko nung mga obedient sa akin natin hindi ako magkakaanak kasi sobra yung hormonal imbalance ko. And so being gifted with a son, blessing, blessing, yeah. Sobrang blessing na po siya. So for me, every day is Mother's Day na. And more celebration pa yun sa akin kasi I have 365 days rather than one day. I'm not saying na hindi siya special, pero para sa akin, mas okay na yung ganun. So yun yung way mo to celebrate the Mother's Day. Special pa rin siya, pero sa'yo not like sending flowers coming from, ano mo, somebody. So for you, it's enough na yung meron ka ng anak, sapat na yun to celebrate each day being a mom. Opo. Wow. At the same time, proven na mother na ako. Mm-hmm. Siguro greatest blessing na yun na pwede kong sabihin na Mother's Day is always every day for me. Grabe, no? Iba-iba talaga ang kwento niyo how to celebrate Mother's Day. May iba talagang nalulungkot dahil walang partner, being a single mom. Iba naman, kinasanayan na lang. Or katulad niyo ni Ate Ces, sapat na yung mga anak mo na makita mo at maging part ng iyong Mother's Day celebration. Wow, si Liz kaya. Siguro si Liz, marami na rin tumatakong sa isip niya. No? Pakinggan naman natin siya. Liz, kanina naalala ko, sabi mo last 2018 ay nagkaroon ka ng miscarriage. Mm-hmm. And probably nakapag-prepare ka na rin somehow na wow, magiging mami na ako. But you know, alam naman ng Diyos kung ano makabubuti sa atin. Pag dumadating ba yung Mother's Day, meron bang lungkot o kurot na sana this year meron na pala akong ginawa kang baby pero nawala? Is Mother's Day is parang may special pa bang dating sa inyo? Actually, Paz, napaka-challenging po na tanong po yan, pero sasagutin ko po. Honestly po, mahirap po siya kasi lalo na po yung that year and the year after kasi fresh pa po sa puso ko. Tsaka talagang marami pong ako napagdaanan na syempre po sa yung mga tao nakapalibot po sa akin. Nagtatanong po sila kung ilang taon na po yung anak ko, sabi niya, pabinyag na ba ako? And I know that is like an honest na parang hindi nila alam. But then, honestly po in my heart talagang mas mahirap po siya. But still po, I'm still looking forward to be a mom someday. Kasi I'm really thankful to the Lord na that year na nagkaroon po ng miscarriage, it's the same year din na nakilala ko po ang Sherwood Park, Jesus is Lord. So, siguro kung wala po ang panampalataya, I give up. And siguro, hindi po ako naging ano, ganito katatag po bilang isang asawa at bilang isang babae. And hoping po naman. Siguro mamaya, Joy, please pala, tingnan natin kung saan mo hinuhugot ngayon yung lakas mo na I believe you're gonna be a mom very soon. Amen. Yeah. Alam niyo, saglit pa lang tayo nag-uusap dito sa ating over a cup of coffee, pero nararamdaman ko yung iba't ibang mukha, no, nung pakiramdam ninyo bilang isang single mom and yung expectant mom. Grabe, no? Grabe yung pain in some cases talagang kung wala kang paghuhugutan siguro sa buhay, talagang hindi mo makakayanan. Hindi ko rin masabi sa iyo, Ate Ces, na 19 years na na-immune ka na lang, eh, no? Na ganun mo sineselebrate yung Mother's Day. But I believe, I know in your heart na masarap makakita ng kumpletong pamilya. Bagamat sa ngayon ay talagang may kanya-kanya na tayong kwento ng buhay, gusto kong malaman, saan nyo hinuhugot yung lakas nyo ngayon bilang isang single mom? Kasi madalas pag Mother's Day, di ba napansin nyo, kumpletong pamilya, sa church tinatawag ang mga mommies, of course with their daddies and their kids, pero iba yung magpupunta sa'yo na kumpleto eh. Pero sa mga ganong pagkakataon at sa araw-araw ninyong pamumuhay bilang single mom, ano yung pwede nyong ma-share na I believe maraming makakapanood sa atin, na makakarinig ng kwento ng buhay niyo, especially dito sa Canada. Hindi madali actually. Madali ba? Parang ang hirap, di ba? Na mabuhay na isang single mom dito sa Canada. Saan niyo hinuhugot yung lakas niyo to become
you know, tough and strong being a woman, being a mom nowadays. Siguro Joy, paano po kaya? Lalo na ikaw, napaka-busy mo eh. Ako po, nung hindi pa po ako nakakakilala sa Lord, alam niyo po yung relying on my own strength, sobra pong nakakapagod. Sobrang marami kang gagawin na maling decisions. Kasi nga, hindi mo naman kilala yung Lord that time. Tapos, na-experience namin ni Joshua yung halos sa hotel kami nakatira. Kasi nga, nag-work ako sa hotel. Kasi wala naman akong ibang pag-iiwanan eh. So, yung pagiging single mother, hindi lang siya challenge on mental, hindi lang siya challenge emotional. More on physical siya sa akin. Yeah, physical. Lalo na po, dalawa lang kami dito. Wala akong parents dito, wala akong kamag-anak. Talagang kami lang. So, iniikutan ko lahat ng possibilities para lang magampanan ko yung pagiging nanay at the same time, breadwinner din sa kanya. Tapos nagsusupport ako sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So, masyado po siyang mahirap sa akin. And then, yun nga po, kagaya nga po na minsan na pag-uusapan natin, may breaking season yung Lord sa atin eh. And nung i-break ako ng Lord, pinakita niya sa akin na I cannot do everything alone. Yeah, it's not by your might. So, nung nakilala ko po yung Lord, which is last year lang, nagkaroon po ako ng bigger family, which is yung church natin. Wow. So, yung po, ako po, I owe so much dun sa church, especially po sa ministry ko. Sobrang thankful ako. I don't know kung paano ititake ng ibang tao. Pero kasi sa akin, yung ministry ko, parang siya yung ipinilit ng Lord. Siya yung nag-filled up dun sa emptiness na yun. Opo. Kasi, alam niyo po yung, parang sabi nga ni nung isa naming kasamahan before, I cannot remember kung sino na, para kami magkakadugtong na yung bituka. Mm-hmm. Na minsan, we finish each other sentences na. I think yung plan ng Lord for me is, I don't know, I cannot say kung ano talaga yung plan ng Lord, pero as of the moment po, parang yung replacement for a husband is people na I can serve with him. Yung leadership po ng ministry head namin, ni Brother Don, yung mga members namin, si Brother Mike, si Sis Bex. Alam niyo po yung, minsan yung simple na fellowship lang. And hindi lang, especially pag sinasabi, not busy lang with the kingdom, dapat maging busy with the king as well. Yeah. Doon po ako nagdodraw ng strength. Kasi minsan, sa sobrang pagod sa work, parang gusto mo itutulog mo na lang. So, napakalaga ng fellowship, no? Opo, sa akin po, ganun po. Kasi, may mga experiences sila na nakikita ko na I would learn a lesson. Sa akin po kasi, mas importante yung nakikita kong examples nila more than sa sinasabi nila. And that's more than enough for me po. Yung family na natagpuan ko sa kanila, yung love and yung care, I think it could not surpass yung partnership eh. Mm-hmm. Kasi may mga partners na, I cannot speak for everybody, hindi sila yung perfect partner for you. And hindi sila nagiging nakakatulong sa'yo in your growth with Christ. So, you mean Joy, kumbaga, sabi mo nga, yung buhay mo talagang, before routinary, nakafocus ka na lang kay Josh sa work mo and supporting your family in the Philippines. But when the ministry come or when the church ministry, no, na na-involve ka and naging malalim ka sa Panginoon ngayon at patuloy niyang pinalalago, naramdaman mo na yung kulang ay pinuno ng Diyos. Opo. Wow. Masabi ko lang po, especially po nung nagka-COVID kami ni Joshua, sabay kaming nagka-COVID. Oh yeah, pandemic season. Pandemic season po. Alam niyo po yung, kung ako wala sa Lord, yung worry ko nandun na. More than po dun sa tulong na physical, yung prayers. Tapos po yung may magte-text na, sis, how are you feeling? Andito lang kami. Totoo yan. Yung ayuda, sunod-sunod. Kumakat ako lang, hindi mo pa ubos yung nagkakayan na tayo ng pandemic lalo eh. No? Opo. So dun pa lang po, may mga, siguro po yung iba looking for romance. Ako po siguro personally, I'm looking for belongingness. Wow. More than the romance, belongingness po yung gusto kong maramdaman. Kasi, that's just how I wanted to feel po, yung belongingness. So, Joy, napakaganda na nakita mo na ang ministry is a gift.
and going back to the Lord ang pinaka source of strength mo ngayon. Opo. Being a single mom. Wow, talagang napaka-meaningful ng iyong Mother's Day. 2 years, no? 2 years ka na na nakabalik ka na sa Lord. Opo. Kinilala mo siya and 2 years na iba na ngayon ang celebration ng Mother's Day mo. Wow, what a nice story. Si Ate Ces naman, Ate Ces, ikaw, where do you draw your strength? Actually, kung magkukwento po ako, napakahaba. Kasi 19 years, di ba po? Oo, oh, wow. Pero ano po, to cut the, the story short, actually po, napaka, tinuturing ko yung sarili ko na swerte or blessed kasi meron akong nanay na nag-guide kasi siya po ay Christian since then, nung napahiwalay ako. So, may mga magulang ako na nag-guide. Mm-hmm. So yun po, whatever battles na hinarap ko before, yung strength ko before kasi hindi pa naman ako believer that time, pero nahuhugot ko sa mga magulang ko. And then at the same time po, nakakapakinig ako ng mga word of God. At napaka-importante po sa akin yun kasi yun po yung pinaghugutan ko bago ko maging totally Christian. Na nabugbog po ako ng word of God. May tita po ako kasi na Christian. Sabi niya, just pray. Yun lang ang kaya mong itulong sa sarili mo as of now. Kasi syempre maliliit yung anak ko, di ba po? Pero alam niyo po, talagang blessed na blessed ako kasi sino pa mama makakapagsabi na makakarating ako ng Canada. Yeah. For how many years, di ba po? Maraming pagsubok, maraming dumaan na akala ko hindi ko kakayanin. Pero 2019, nung totally talagang nag-surrender ako na tinanggap ko si Jesus as my Lord and Savior. Actually po, nasa Pilipinas pa ako noon bago po ako makarating. Actually, galing na ako dito for every 6 months kasi sa visitor pa. Umuwi ako. And then 2019, ang tagal akong pinanalangin. So naniniwala ako talaga, prayers, ang laki ng tulong ng prayers para matouch yung heart mo, na ikaw mismo ang lalapit kay Jesus. Sabi ko nga, yung mother ko po talaga, nanay ko po talaga yung nagtsaga sa akin na manalangin. And then that time, ang lagi ko lang sinasabi, lagi ako nananalangin doon, kahit hindi pa ako believer, nagpe-pray ako talaga na napaka-bless ko kasi hindi ako napunta doon sa point na, alam niyo po ba yung napariwara or yung napunta sa very strong yung foundation yung yung po, na kahit po bata pa ako noon at tumatak sa isip ko na yung mga anak ko ang magiging yun isa pa po yung kalakasan ko, impression ko that time. And then dumating pa si Lord, so lalong naging wow, diba? Triple power. So nung natanggap ko si Jesus Christ as my Lord and Savior, talagang mas maraming dumating na pagpapala, hindi lang po material kundi yung mga kasama ko, nakakasama ko ngayon na i-guide ka, i-encourage ka dun sa magagandang path, yung talagang yung patungo dun sa nilalakaran ng Panginoon. Parang ganun na hindi ko akalain na mangyayari sa buhay ko, di ba po? Sabi nga, ang lagi ko lang panalangin talaga, at lagi ko lang tinatatak sa isip ko, yung promise ni Lord na I will not leave you nor forsake you. Kahit ano pong mangyari yung sitwasyon ng buhay ko, hindi niya ako iniwanan. Kahit hindi pa po ako believer, hindi niya talaga ako iniwanan. Yes, so every time na, kaya po yun, yun po yung pinaka-the best na nangyari sa buhay ko. At yun yung naging strength ko hanggang sa ngayon, yun po yung strength ko. Grabe, no, sabi sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your hearts and lean not to thy own understanding. In all his ways, what? Acknowledge him and he will make your path straight. Tama yan, pwede kayong mapariwara, no? Pero ang galing ng puhunan ng nanay niyo, yung bigyan kayo ng salita ng Diyos na doon mo hubugutin. Mas, sige, ano po, talagang malaki yung tulong na meron kang Christian na yung talagang nabubuhay kasama si Lord. Kasi ang maganda yung patutunguhan mo talaga. Talagang magbabago yung isip mo. Kasi exactly. Kaya tingnan nyo, si Joy, ministry, then nakakilala siya sa Lord, kayo yung family, yung anak niyo. Kaya I believe sa mga nakakakinig sa atin, sa lahat ng mga single mom,
hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay niyo. May maganda pang plano. Ako, Liz, kanina muntik na ako may yaki Ate Cez, pero napapakinggan mo yung mukha ng yung parang kwento ng buhay nila na being a single mom. Pero ikaw, may bagay kang dapat pagpasalamat. No? May Carl ka. No? So ngayon, paano mo mas nakikita na meron pa rin plano ang Lord sa buhay mo? And with all these things, saan mo rin inuugod yung lakas mo na, Lord, magkakaanak pa rin ako? Una-una po, umuugod po ako sa Panginoon talaga, sa kanyang mga salita. Dati, nung hindi ko pa nakilala ang Panginoon, nakala ko yung buhay ay talagang kasiyahan lang talaga. Naging matagal po ako sa Qatar, naging manager po ako doon, and then when I come here, I get what I want. And kumbaga, akala ko yung buhay, yung kasiyahan, umiikot. Yung makuha mo yung gusto mo, yun ang totoong magpapaligaya sa'yo. Yung pagmamahal ng asawa mo, yung ganun. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, mayroon akong natagpuan na kakaibang buhay sa kanya. Unexplainable joy. Na talagang, alam mo yun, nandoon yung peace, nandoon yung joy. Yung nakita ko yung buhay to other perspective na hindi ko na tinitingnan kahit wala po ako. Iba kahit wala kang anak. Yung ibang babae, di ba, yung mga nanay na yun lang pong makapagpakumpleto sa kanila bilang isang babae. Nung nakilala ko po ang Panginoon, binigyan niya po ako ng kakaibang perspective sa buhay. Mm-hmm. Na hindi lang po doon talagang masasabi mo na complete ka. Kasi yung mismong salita ng Panginoon ay sapat na. Yeah. Di ba? Yung salvation na matanggap mo, tapos tawag dito, kung saan po ako humuhugot po sa lakas ko, yung sa Panginoon talaga. Amen. And even nung nakilala ko na po siya, ang dami pong trials. But I'm really thankful na nakilala ko po ang Jesus Lord Church. Yun din yung first year po ng marriage ko, ng ni Carl, and at the same time, my family is unbelievers. So, talagang dito ko po nakilala ang Panginoon, dito po siya nagpakilala sa akin, at saka dito po ako naniwala na talagang totoo ang Panginoon. Talagang personal ko po siyang na-encounter, naramdaman, at saka through the life po ng mga sa inyo po, kayo po yung unang naging totoo po, tayo po instrumento na. Amen. At saka sa mga kapatid po natin, at saka dati po talaga hindi ako naniniwala, even po sa mga ginagawa po ng ano, pero dito po sa church na to, talagang totoo ko pong napatunayan na totoo ang Panginoon. At yun po ang nagbibigay ng lakas po sa akin. Amen. Kasi alam ko po na totoo po siya. So totoo po yung mga pangako niya sa bawat isa po sa akin. Na minsan hindi mo na po ma-endure yung sakit, but then iisipin mo lang totoo. Laging may comforting hope. Amen. Yun. Comforting hope po ang Lord. Yeah, actually, this month ang pinag-uusapan natin is comforting hope. Talagang ako so much blessed na nagkaroon tayo ng ganitong pag-uusap sa Over a Cup of Coffee, kasi madalas sa church, ang dami kasi na eh, no? Hindi na natin lahat makausap. Pero with this, nakikita ko yung mukha ng buhay ninyo eh, na oh, dapat pala ganito. Kaya I believe sa mga nanonood po sa atin ngayon, maaaring some of you are single moms, some of you are expectant mom, or nagkaroon na rin ng sitwasyon na miscarriage, and until now, wala pa rin anak. Alam niyo po, may plano ang Lord eh, sapagkat yung comforting hope, nakita natin, napansin niyo ba yung kwento ng buhay niyo? There is only one common denominator, hinugot niyo lahat sa Panginoon. Right? Because truly, it's not by might nor by our power, but by the Spirit, says the Lord. Kaya mapalad tayong, meron tayong local family church, and we are brethren praying together, of course, ang pamilya natin. Wala mang partner, at hindi naman natin alam kung ano pa ang plano ng Lord in the near future, pero ang pinakamahalaga, ang Diyos ang nagpupuno ng lahat ng kulang sa ating buhay. Amen. Amen. Alam nyo, Sister Cez, Joy, and Liz, masarap na i-close natin tong Over a Cup of Coffee with a simple word, word of promise and word of encouragement from the Bible. Sabi dito sa Psalms 131, verse 1, 2, and 3 sa NIV version, "My heart is not proud, O Lord, my eyes are not haughty. I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me.
but I have stilled and quieted my soul like a wind child with its mother, like a wind child is my soul within me. Wow, napakagandang pangako. Yun bang sa inyong mga katulad ninyo, mga single mom, wala na kayong in-expect na anumang malaking bagay eh. Yun bang dito sa verse na to, sabi niya, I have stilled and quieted my soul. Yung value of contentment, natutunan niyo i-rest yung inyong kaluluwa sa Panginoon. What a great promise. Kasi sabi dito, parang like a wind child with his mother. Parang yung batang habang iyong pinaghihili. Sa panahon na meron kayong discontentment, or sometimes, kagaya nga sabi ni Liz, nalulungkot, minsan na-persecute, or minsan kini-question, there are chances nasasaktan tayo eh. Pero the promise of God is here is that katulad ng isang ina, ipaghihili kayo ng Diyos. Like a wind child with his mother, like a wind child is my soul. Sa panahon bilang mga single mom na nakakaranas kayo, paano na kayo, may mga fear, may the comforting hope that comes from God ay maramdaman ninyo. With the verse of Psalms 131 verse 1 and 2, I believe ipaghihili kayo ng Diyos sa lahat ng mga panahon ng inyong kalungkutan at kakulangan. Maging doon po sa mga nanonood at ngayon po ay sumusubaybay sa amin pong episode na Over a Cup of Coffee. Maaring kayo po ay single mom or expectant mom or probably po nakaranas na ng series of miscarriage. Tandaan niyo po, ang kanila pong buhay ay dati pong malayo sa Diyos. Pero dahil po sa pananampalataya, pagkilala sa Diyos at pag-amin na tayo'y makasalanan at walang magagawa sa ating buhay. At binigyan nila ng pagkakataong pumasok ang Diyos sa kanilang buhay, doon po nila naramdaman na lahat ng emptiness, tanging ang Panginoon lang ang nagpuno ng lahat. Lagi po natin natatandaan in John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have an everlasting life. Ibang-ibang mukha po ng buhay ng mga ina, may kompletong pamilya, may mga single mom na tulad ni Ate Ces, ni Joy, at expectant mom na si Liz. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos at sa kanyang dakilang pagmamahal, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, lahat ng kulang, ang dakilang pag-ibig ni Jesus ang nagpuno po sa kanilang lahat. Kaya samahan niyo po kami, kayo po na sumusubaybay sa Over a Cup of Coffee, kung kayo man po ay single mom or looking to be, soon to be a mom, don't lose hope. God is our source of comfort and God will give you peace. Tayo po'y saglit na manalangin at pwede bang samahan niyo ako sa ating panalangin? Tayo maghawak ng kamay. Father, we thank you and we bless you for this wonderful fellowship of our episode in Over a Cup of Coffee. Thank you for the life of Ces, Joy, and even Liz. Iba't ibang mukha, Lord, ng pagiging women, O God, sa mundong ito. Iba't ibang struggles. But Lord, we heard, even just in a short discussion, nakita namin, Lord, na bilang isang single mom, iba't ibang pinagdadaanan, naranasan nila maging immune na lang sa mga celebration ng Mother's Day just to accept. Pero Lord, the common denominator, I've heard from them, nung dumating ka sa buhay nila, binago mo ang lahat. I pray for your strength to Sister Ces, Joy, and Liz. Even Lord, yung deepest desire ni Liz, na magkaroon po ng anak soon, with all faith, God, you said in your word, if we ask in your name and we believe it, according to our faith, Lord, it will come, Lord. Amen. Salamat po. And one day, Lord, this family, this single mom, naniniwala kami sa pahina po ng kanilang buhay, there will be greater testimonies that will come. Thank you, Lord, and even bless those people na nanood po sa amin. I-bless mo po ang lahat ng mga single mom at patunayan mo sa kanila, Lord, na sapat ka na upang maranasan ang tunay na ligaya sa mundong ito. Father, we bless you and we declare that Jesus is Lord over all the single parent, the single mom, and all the moms, Lord, who are expecting for their babies. I declare your Lordship upon their life. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name.
Amen. Magkape na po tayo. Yan. Ito yung masarap sa... Yan, ito masarap sa over a cup of coffee. Muli po, sama-sama po tayo next month for another special episode of Father's Day. God bless you!